Yeah. So yun, what's up mga boss? So ayan, welcome back po muli sa ating channel, July M. So ayan mga boss. So for today, for our video for today, syempre mag-uumpisa na tayo mga boss ng ating cabinet work. So ayan mga boss. So bali dito, share ko lang sa inyo yung counting tips about sa cutting. Ano nga ba yung standard size ng ating mga cabinet na dapat nating kabasit. At syempre dito mga boss, may kunting share ako sa inyo. So tara. So yun mga boss. So dito, meron tayo dito nga working table. So ayan, ito yung pinagawan ko ng precast. So ginamit ko rin para sa pagkakat ng ating mga plywood. So bali mga boss, itong plywood na ginamit natin mga boss is Nebraska. So ngayon actually Marine, Santa Clara yung hinahanap namin dito sa Nueva Ecija. Pero syempre mga boss, ang problema, napakahirap hanapin. And then yung agusan, ganun din. So ang available lang dito talaga mga boss is itong Nebraska. So itong Nebraska mga boss, okay naman to dahil nakagamit na ako nito. So ito ay maganda. May quality rin siya mga boss. Ano? Unlike dun sa mga China 1, yung China na Marine na mga Type 1. So yun ay mga talagang maraming mga ang tawag dito, mga ampaw, may mga semento, may mga pako, may mga staple sa loob. So hindi kagaya nitong Nebraska. So wala tayong may encounter na ganun. So dahil nakakaawa yung ating circular saw kapag mayroon yung mga palaman na kung ano-ano. So bali ngayon mga boss, yung standard na sinusukat natin o ginagawa natin pagdating sa cabinet, nado lang tayo sa 16 inches. Ito mga boss, 16 inches. Or 2 feet. So ayan. So ito yung dalawang sukat kung saan nilalagay natin yung laki ng cabinet na ginagawa natin. So bakit 16 at saka 20? Kasi ganito mga boss. Ang isang plywood kasi natin, pag sinukat natin yan, yan ay magkakaroon ng sukat na 4 feet. So ngayon mga boss, kaya nilalagay natin minsan sa 16 inches so para makakuha tayo ng tatlong piraso na walang retaso. At kung minsan naman, nilalagay natin sa 2 feet para makakuha tayo ng dalawang piraso na cabinet. So itong 2 feet naman, syempre ito ay gusto ng iba na mas malapad kasi nagiging problema mga boss dun sa 16 inches ay yung paghanger. So minsan kasi pag nakabili ng mahabang hanger, hindi nakakasya doon sa cabinet natin. So actually yung 16 inches mga boss, karaniwang nila ginagamit naman talaga yan sa mga kitchen, doon sa mga hanging cabinet natin sa kitchen. And then ngayon mga boss, so ito makikita nyo, meron tayong ikakat na. So meron tayo ditong 2x3 na guide. So ngayon mga boss, sa pagtatabas natin ng circular, so bali ditong gagawin pala natin mga boss na cabinet na gusto nung nagpapagawa is 20 inches. Yung finish natin ay 20 inches lang ito mga boss. So ngayon, wala tayong sa standard, pero nilagay natin yan sa 20 inches kasi mga boss, every 2 feet, may matitira yan na 4 inches. So ngayon, yung matitirang 4 inches na yun, hindi masasayang mga boss yan. Gagamitin natin yan para sa mga sanepa. Pwede natin gamitin yan na pinaka-base. So kasi yung built-in na gagawin ko mga boss, may mga base na 4 inches. So tamang-tama, magagamit natin yung 4 inches na to, hindi masasayang. And then ngayon mga boss, so para naman mapagkakating naman kung gagamit kayo ng circular saw, so para makuha natin yung ating 20 inches na cut. So ang gagawin natin, susukatin lang natin to mga boss, yung ating circular saw. Dito sa edge na to, papunta doon sa ating blade. So ayan, from edge to blade. So ang distance nito mga boss, eksakto, 1.5 inches. And then ngayon mga boss, ang gagawin natin, ipa-plus natin yung 1.5 inches. Bali magiging kung 20 yung finish natin, gagawin nating 21.5. So ayun mga boss, 21.5. So nakikita ba natin? And then ngayon mga boss, meron pa tayong gagamitin na 3 inches na guide. So ngayon ipa-plus natin another 3 inches. So lalabas yan ng 24.5 inches mga bossing. Kung sa centimeter naman yan, ilalabas na 62.2 centimeter. So ngayon mga boss, so ito. So pag kinat natin yan, ginamit natin yan. So kapag okay na yan, so makikita nyo, mapipinish natin dyan mga boss ay 20 inches. So ayan mga boss, so susukatin natin ngayon yung ating kinat. So mula dito sa ating kinating, hanggang dito sa dulo, lalabas dyan ay, ayun mga bossing, 20 inches. Diba? O, 20 inches mga boss. So ayun, ganun lang kabilis mga boss pag gagamit tayo ng mga guide.
At syempre mga boss, so pagdating naman sa finishing mga boss, sa lalo na sa woodwork, so ang ginagamit ko metro palagi is Stanley. Dahil itong Stanley mga boss is 100% accurate. I-compare natin doon sa ibang mga metro. So make sure lang na original Stanley yung ginagamit natin para accurate na accurate yung bawat sukat ng ating metro at ng ating mga tatabasin. At so yun mga boss, so ngayon naman magkakat naman tayo gamit naman yung guide na plywood. So bali dito sa pagkakat naman na ang gamit natin ay plywood lang na guide. So ang gagawin lang natin, hindi natin kailangan i-additional yung guide na ginamit natin. So ang idadagdag lang natin mga boss is 1.5. So mga boss, yung 1.5 mga boss ay dito lang yan sa Lotus na brand. Ano kasi yung distance dito mga boss galing sa blade ng ibang brand ay halos hindi pare-pareho. Minsan kasi naka-encounter ako, mayroong 3cm, may 3.2, may 3.5. So iba-iba. So ito sa Lotus na brand. And then mga boss, syempre 20 inches yung ating cut na kailangan. So gagawin lang natin yan na 21.5 inches. And then ngayon, papadaanan natin ng circular mga boss. At okay na. At sa yun mga boss, so pakita naman natin sa inyo yung loob nitong ating Nebraska. So para pag bumili kayo mga boss, makikita nyo. So kitang-kita nyo mga boss, solid. Diba? So wala siyang mga butas-butas. So kung meron man mga boss, kapiranggot. So kaya kita nyo mga boss, quality yung ating Nebraska na plywood. So ngayon naman syempre mga boss, ako, ang gusto ko i-recommend sa inyo sa mga nagbibuild na cabinet, yung syempre, number one, yung Santa Clara na original marine. Basta legit na Santa Clara. At syempre, yung number two, Agusan. And then, para sa akin, mga boss, itong Nebraska is pang number three. So, bibigyan ko to siguro ng grade na 93%. So, yung Santa Clara, 100%. Si Agusan, siguro mga 95%. And then, ito, mga 93% yung average ng quality nito para sa akin, mga boss. At so yun mga boss, so, sa magtatanong naman kung magkano yung presyo ni Nebraska. So ito mga boss ay nasa price range na 1,450 to 1,600. So depende sa mabibilan natin na hardware. At depende kung wholesale or retail. So mas mura kasi ito mga boss kapag maramihan o bultuhan. And then syempre yung Santa Clara naman mga boss, yung presyo naman nun, kung tatanungin nyo ako, nasa 2,000 plus ang presyo niya. Naglalaro sa 2,000. But syempre, yung quality niyan mga boss is very very high. So napakataas. And then si Agusan mga boss, so hindi ako masyadong update ngayon kung magkano ang hindi ako updated kung magkano ang presyo ni Agusan. Dahil syempre, pag gumagawa kasi ako ng cabinet mga boss, ay Santa Clara lang at saka itong Nebraska yung ginagamit ko. At so yun mga boss, so yung Nebraska at saka yung mga Santa Clara na marine plywood. So kapag gumagawa tayo ng cabinet, so hindi natin kailangan ng lattice molding mga boss, yung ano, or liston. So kung familiar kayo doon sa liston or lattice molding, ano, total pa tayo. Yan yung mga nilalagay sa mga edge nung mga plywood. So ang purpose kasi nito mga boss is para matakluban natin gaya ng mga butas-butas, yung may mga biyak-biyak na plywood, yung mga pangit na edge. So yun yung purpose ng lattice molding ng ating mga liston. And then syempre, para mas maganda rin siyang masilyahan. Pero yung mga marine plywood naman mga boss at saka yung Nebraska, kapag magaganda, katulad niya, makikinis yung mga edge nila. So no need ng lagyan ng mga lattice molding. So para medyo makatipid din tayo sa materyales. So ayan mga boss, so yan yung ating paunang tips dito sa ating cabinet making. So abangan nyo mga boss yung mga gagawin natin na mga modular built-in cabinet. So ayan mga bossing. So i-share ko sa inyo lahat ng aking mga natututunan at mga kaalaman pagdating sa paggagawa ng mga cabinet. So ayan mga boss, so sana makapulutan nyo ng aral itong ating mga gagawin na video. So kaya subaybayan nyo lang mga boss yung ating ina-upload. At syempre mag-follow kayo sa page natin, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at para sa patuloy na paglago ng ating channel. At syempre para tuloy-tuloy yung ating pag-upload ng video dito sa ating channel. Ayun lang mga boss, so maraming maraming salamat at shoutout sa inyo lahat.